Oh, ayan yung bako patuloy na nag-ano ng mga buhangin dito. Kinakara yung buhangin. At konting ano na lang yung ating nakikita ay dudugtong na doon sa may phase 1 itong black sand na nakalagay dito. Konting-konti na lang, ilang metro na lang yan. At nandun na siya sa may tarugtong na yung sa phase 1. So yan, pagkatapos yan ay lalagyan na rin yan ng geotextile fiber, pagkatapos ay dolomite na yung sa ibabaw. So kaya ayan, nakita natin na mayroong media dito rin na kasama natin na nagpo-cover dito sa may dolomite sand dito. Kaya ayan ang kwan ngayon dito, ang kaganapan dito sa may phase 1 at phase 2. Ito na yung soon na phase 2 ay ayan ang buhangin. So ayan po ang ating ang ganap dito ngayon. So ayan, may mga barko din dyan, vessel, at sa ngayon ay nakatigil sila at lunch break, maaring lunch break nila. Ayan, kaunting ano na lang, ilang metro na lang yan ay magdudugtong na, hindi na natin makikita itong mga batuhan dito na yung dati natin na nakikitang batuhan, kaya nakakapanibago, di ba, na yung seawall ay batuhan, ngayon ay beach na dahil puro buhangin na yung makikita natin dito. Ayan. Ayan, ayan mga kababayan, may mga video tayo dito na kasama, nagko-cover din. Ayan, dalawa-dalawa yung nandyan. Dalawa-dalawa sila. Bali. Dalawa-dalawa, ayun ko kung isang station lang yan o magkaiba. Pero sabay dumating. Para sabay dumating. Yun. Oo, baka isa. Ang media ay dagsa dito sa Manila Bay, muli sa dito sa Dolomite Sand, dahil yan, nakakagulat talaga yan na sand tambak na Dolomite Sand na naman dito sa atin, nakikita natin dyan sa phase 1. Malamang, sabi ko nga, malamang sa malamang kung yan ay dito sa phase 2 ilalagay or extension ng doon ng Dolomite Sand sa phase 1. So ayan po ang so, nakikita natin na ngayon dito. Talagang sila magbalita, mga idol, no? Oo. Tanghalin tapat tayo ngayon dito. So ayan, itong gabundok dito na buhangin ay ayun din, ganun din yung isa doon. So ayan, konti na lang at ito'y puro buhangin na dito. Dahil araw-araw naman na nagagawa dito yung mga workers dito. Yan yung mga ating mga sikat na mga bako. Sapagkat sila yung laging nakukunan natin dyan. Pagka tayo nag-update na sila ay yung mga nag-karay-karay na mga black sand, ng dolomite sand, ayan, ng... sa dredging, ayan, sila rin. So, yan, masabi natin mga sikat na mga bako yan. Ayan. Kasama, siyempre, yung mga nag-ooperate niyan at saka yung mga workers dito sa Manila Bay. Ayan po. Itong outfall dito sa power outfall na SDE5 ay naikabit na. So, ayan. Di lang natin makuha sa ilalim. Kasi nakasuksok na siya sa ilalim eh. Nakasuksok siya sa ilalim. Ayan, nakapasok. Yun, makikita natin. Dito yan, ang tagus niyan dito. So, yan po yung dyan. Yung may... Talaga na-fix na ito, ma'am. Ayun pala, tube sinker yung tawag dyan sa yung pandagan dyan sa HDA5.
sabi ni Ma'am Anzolis. Ma'am Ano? So ito yung bike rack na nandito dito. At dito yung ano nang outfall, yung power outfall dito. So dito yung tapat nitong FDA pipe. Diyan lang yung tapat. As dito yung ano outfall dito. Ayan. Ayan, oh, may tubig. So, ayan po. Dito naman, yan yung sinasabi natin na CR. Yung comfort room na gagawin na dyan banda. So, yan po. Hinukayan na kasi may mga tambak na lupa doon. Hinukayan na, may nakaredy ng mga bakal na itatayo dyan na yung parang sa poste. So, ayan, abangan natin yung ating update din dyan. Maraming tayong i-update ngayon dito sa Manila Bay. So, ayan, abangan nyo po. At palagi tayong, palagi namin kayong i-update dito. Thank you so much everyone. Yan muna ang ating updates ngayong araw. At God bless po sa panonood. Huwag nyo kalimutan i-subscribe ang ating channel sa Rina Fins. At Facebook page meron din tayo, Instagram, ganun din. At yan. Salamat po. God bless everyone. Bye-bye. Siyempre, ang ating YouTube channel. Bye-bye.